Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po, ang topic po natin ay tungkol sa isang motor. At ito po ay yung Kymco DSR Royal 110 Commuter. Pero disclaimer lang po, hindi po ako expert pagdating sa mga technicalities ng motorsiklo o ng pagmumotor. Hindi rin po ako mekaniko. Isa lang po akong ordinaryong consumer or end user ng motor na to. Gusto ko lang po talagang makapag-share at ma-sharean din naman ng mga ideas at mga experiences tungkol sa experiences natin bilang mga user ng motor na to at bilang mga motorcycle riders. Una po sa lahat, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung bakit po ba naisipan ko na gumawa ng video tungkol sa motor na to. Una, kasi napansin ko po na kakaunti o wala pong masyadong nagre-review ng motor na to. Siguro kasi basic na motor lang siya, mura, tapos hindi rin masyadong kilala yung brand na to dito sa atin sa Pilipinas. Hindi po katulad noong Japan Big Four na talagang kilalang kilala dito sa atin. Kasi talagang subok na subok na po sila. At alam natin na very reliable sila. Tapos, ganun din po, kapag naghanap po ko ng mga videos o mga reviews tungkol sa motor na to, na makakatulong sana sa akin ng malaki kapag meron po akong gustong malaman sa motor na to, eh mahirap pong makakita ng sources at masyado pong limited yung information na nakukuha ko. Kalawa naman po ay para ma-share ko rin po sa inyo yung aking mga personal views at experiences bilang end user ng motor na to. Pangatlo ay para makapag-share-share din po tayo ng mga ideas bilang mga users ng ganitong klaseng motor o kahit yung mga hindi users ng ganitong motor pero may mga gustong i-share ng mga tips at ideas. So, welcome na welcome po kayong lahat dito. At pang-apat naman po ay para doon sa mga may balak na bumili ng motor o naghahanap-hanap ng motor na bibilhin. Siguro po, para magkaroon din po kayo ng idea kung okay ba sa inyo tong motor na ito o hindi. Kung swak po ba ito para sa inyo. Ako po kasi, binili ko itong motor na ito kasi ito yung pasok sa budget ko. At natutugon na naman po nito yung purpose ko kung bakit po ako bumili ng motor. Bago po tayo pumunta sa specifications ng motor na ito, ay alamin po muna natin yung tungkol sa brand. Ang brand po nitong motor na to ay Kymco. Sino po ba si Kymco? Si Kymco po ay isa sa mga nangungunang motorcycle manufacturer o motorcycle brand sa Taiwan. Pero hindi lamang po sa Taiwan kilala ang brand na ito. Kilala rin po ito sa Europe at sa US. Pero hindi nga lang masyadong kilala po dito sa atin sa Pilipinas. So, ang brand po na ito ay hindi po galing ng China. Ang ibig sabihin niya po pala ng Kymco ay Guangyang Motor Company. Nagsimula po ang kumpanyang ito noong 1964 at sila po ay isa sa mga kumpanyang gumagawa ng piyesa para sa Honda. Noong naman pong 1992 ay nag-umpisa na po silang magbenta ng mga produkto na kanilang ginawa. Hindi na po under ng Honda yung brand, kundi Kymco na po yung brand. Noong 2008 naman po ay napili po sila ng BMW para maging supplier nila ng makina para sa motor nila na BMW G450 na enduro bike. At noong 2013, sila po ay yung exclusive agent ng Kawasaki sa Taiwan. At sila din yung kapartner ng Kawasaki sa paggawa po nila noong Kawasaki J300 na scooter. Isa po sila sa pinakamalaking manufacturer po ng scooter sa buong mundo. Ngayon po, siguro may kaunti na po tayong idea o alam kung sino po ba si Kymco at siguro meron na rin tayong idea kung mapapagkatiwalaan po ba natin itong brand na ito. Ngayon naman po ay pumunta na po tayo doon sa basic specifications po ng motor na to. So yung mga sasabihin ko na lang po ay yung mga pinaka-basic na specifications.
Hindi ko na po isasama yung mga sobrang technical na specifications po nito na madalas bilang mga ordinaryong consumer na kagaya ko, hindi naman po talaga natin naiintindihan. So sige po, magsimula na po tayo. Ang sabi po doon sa owner's manual nito, ang makina po ng motor na ito ay 4-stroke, air-cooled, single overhead cam. Ang indicated displacement po nito ay 110cc, pero ang actual displacement po nito ay 107cc lang. Ang starting system po nito ay electric starter motor with kickstarter. Ang maganda po dito sa may kickstarter ay kahit na sa halimbawa, di inasa ang pangyayari na malobat yung battery ng motor nyo, eh, pwede nyo pa rin mapaandar yung motor nyo, gamitin nyo lang yung kickstarter. Ang engine oil capacity naman po nito ay 1 liter. Pero ang inilalagay lang po ay 800 ml dahil ito po yung recommended. Although ang naka-indicate po sa manual ay 900 ml, pero 800 ml lang po talaga yung recommended na engine oil na inilalagay. At kapag nag-check din po ako ng engine oil, saktong-sakto lang po sa gitna ng dipstick kapag 800 ml yung inilagay na engine oil. Ang fuel tank capacity po nito ay 4 liters. Paalala lang guys ha, unleaded gasoline lang po ang ilagay natin sa ating mga motor. By the way, share ko na rin po sa inyo ng konti. No? Ang paborito nga po palang gas nitong motor na ito ay yung pula ng Shell. Napansin ko po na iba po yung takbo niya kapag yun yung iniinom niya. Ramdam na ramdam ko po yung kaibahan kumpara sa ibang gas na inilalagay ko po sa kanya. Kaya naman po, hanggat maaari, ay yun lang yung gas na inilalagay ko sa kanya. Pero kapag sa mga pagkakataon na talagang no choice na at hindi available yung gas na yun, eh okay na rin po yung iba pansamantala. Guys, i-comment nyo na lang po sa baba kung ano iba yung mga paboritong iniinom na gasolina ng mga motor nyo. Tuloy po tayo. Ang maximum weight capacity po ng motor na to ay 248 kilograms. So kasama na po dyan yung bigat ng rider, bigat ng pasahero, bigat ng cargo at mga accessories. So lahat-lahat na po yun. Ang maximum na kaya po ng motor na ito ay 248 kilograms. Then punta naman po tayo sa gulong. Ang tire size po nito sa unahan ay 2.5-17 at sa likod naman ay 2.75-17. Pareho pong 17 inches yung rim nito. Pero nung nabili ko po itong motor na to, ang stock na nakakabit po na gulong dito ay 70-80-17 doon sa unahan at 80-90-17 po sa hulihan. Pero ano po ba ang ibig sabihin na itong mga numbers na to? Yung unang number po ay yung width ng gulong. For example, doon sa unahan yung number 70 at doon sa hulihan naman ay yung number 80. Yung ikalawang number naman ay tumutukoy doon sa height ng gulong. Kung ilang percent po ba siya noong width. For example po, doon sa unahan na 70-80, ibig sabihin po noon, 80% po yung height ng gulong kung width niya na 70. At yung panghuling number naman po ay yung rim size. Ang size po ay 17. Ang brake po nito sa unahan ay disc type or disc brake. At ang brake naman po nito sa likuran ay drum type or drum brake. Punta naman po tayo sa overall size niya. Kahit na ako personally, tingin ko hindi naman po talaga ganun ka-importante to. Pero anyway, tuloy pa rin po tayo. So yung overall length niya po ay 1,930 mm o 6.33 feet. So convert ko na lang po siya sa feet kasi mas madali ko siyang maintindihan at mas madali ko po siyang matansya. Ang overall width naman po nito ay 670 mm or almost 2.2 feet. Ang overall height po nito ay 1,100 mm or 3.6 feet. At ang seat height naman po nito ay 776 mm or 2.55 feet. Ang wheelbase po nito ay 1,265 mm
o 4.15 feet. At ang dry weight po nito ay 95 kilograms. Medyo magaan lang po yung motor na to. Hindi po siya ganun kabigat. At panghuli po para sa video na ito, syempre po yung price. Ito nga po pala ay mayroong dalawang variant. Yung spoke at yung mags. Sa huling tingin ko po doon sa website ng company na pinagbilhan ko po ng motor na to, ang spoke variant po ay nagkakahalaga ng 43,900 pesos. At yung mags variant naman po nito ay nagkakahalaga ng 45,900 pesos. Although ang alam ko po ay mas mura po yung mga unang labas po nito. Pero baka naman po kaya tumaas ng kaunti yung presyo niya ay dahil meron po silang mga improvement na ginawa. Kasi yung mga bagong labas po ngayon ay Euro 3 compliant na. So, mas malinis na po yung emission nun. So guys, hanggang dito na lamang po muna yung ating video para sa araw na ito. Sa susunod naman po ay papakita ko po sa inyo yung physical features po nito. Kasi ang na-share ko lang po sa inyo ngayong araw ay yung mga basic specifications po ng motor na to base sa owner's manual. So maganda rin po na makita nyo yung video noong physical features po nito. So abangan nyo na lang po yung mga susunod po nating video tungkol po sa specifications po ng motor na to. Guys, kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please hit like and subscribe. At i-click nyo na rin po yung notification bell icon para malaman nyo po kung may mga bago po tayong videos na i-upload at para updated din po kayo kapag may mga bago po tayong videos. Maraming salamat po guys sa panonood at always remember, drive safely.